allowance and fluctuation ng marami? Pwede malaman ilan yung pounds na nilis mo from what? Itong pregnancy ko kay Luna, umabot ako ng 172. Ngayon, nasa 140. Wow. Ako ngayon. So, mga 15, 20 pounds more, maybe. Pero, hindi naman actually yung liit ng waistline ang hinahabol ko. Kasi yung okay fitness, ma-reach yung highest energy as much as possible. Maging healthy. Susunod naman yung katawan doon eh. Pero ang goal lang talaga ngayon is yung to look good muna. Kasi alam mo naman ang bashers. Sampu-sampu pera yan ngayon. So, kung may isa mang nagawang maganda ang mga bashers sa akin, eh yung maliban sa motivation, binigyan nila ng ibang klaseng elemento yung workout ko ngayon. Yung may ibang texture pala to kapag may gusto kang itag yung gano'n. Right. Ibang elemento to ha, nakakaaliw. Mars, kamusta na yung si Luna? Kamusta yung mga anak mo? Okay naman. Since nung nag-one siya, she's a pure ball of energy. Super energetic na bata. Hindi siya marunong maglakad eh. Marunong siyang tumakbo. Okay. At wala siyang alam na lakad. Hihinto, tatakbo. Hihinto, tatakbo. But I'm so full kapag nakikita ko yung mga anak ko. Parang yung pasasalamat mo sa Panginoon na I must have done something good. Kasi seeing my children na napakababait, napakabubuti, napaka... Hindi sila unique na bata. Mm-hmm. They're typical kids. Normal. They're normal children. Mm-hmm. Pero yung feeling mo na, my God, may mga anak ako. Mm-hmm. My God, period. Yun lang, paano? Ma'am, alam ka na, natontuwa ang mga tao kay Luna? Kay Lucho sa atin din ako? Oo naman, naaliw naman ako na marami namang natutuwa din sa mga anak ko. Nakakatuwa na na-happy sila pag nakikita nila yung mga bata. That's why we also like, you know, posting photos of our children kasi one way or another, maybe a person out there is actually waiting. So we want, or more than anything, it's sobrang gustong-gusto namin yung litrato, gusto namin i-share. Yung ganun. Yung hindi naman imposibleng hindi naman imposibleng ma-reach yung mga anak namin. Pero the main fact na hindi lang kami ang napapasaya ng mga anak namin, nakakataba ng puso. Mars, I know you're very happy with Ryan and yung relasyon niyo bilang mag-asawa, no? Pero bilang isang normal na mag-asawa, dumating din ba kayo sa mabigat na pagsubok? Agaya ng ibang... Hindi naman yung buhay namin na parang perfect. Wala rang walang issue. May mga banters kami, may mga issues kami, may discussions kami, may mga moments na talagang may moments. Normal. Hindi naman ang hindi normal siguro yung hindi kayo nag-uusap at hindi kayo nagtatalo sa isang bagay. Pero siguro kaya ang tingin ng mga tao sa ang hina-hashtag sa amin is relationship goals or family goals. Siguro kasi ang nakikita nila is the surface. But we are real as possible. Yung mga issues, hindi naman siya kailangan na i-post. At least for our personal opinion. Tsaka ganoon naman na ako simulat sa pool. Diba? Kung hindi naman kailangan ng pag-usapan. Hindi na kailangan ito. Hindi na kailangan ng i-post kasi amin naman ito. Happy lang kami na yung mga little things that makes us happy, like going to this place or sharing this kind of food, yun din yung ginagawa ng mga ibang mga tao. So normal po kami. Hindi abnormal ang pagsasama namin. Mars, marami lang nakakamiss. Meron ba tayong gagawing share? Nakalinya na pinag-usapan na ba? May napapag-usapan naman. May nakahain na isa. Tinitimingan na lang namin. Kasi maganda naman yung nakahatag ngayon sa prime time eh. So parang there's really no reason for me to, you know, to cut one and pasok na bago. So ano lang, timing lang. Dapat syempre ang request ko lang naman maayos na material. Medyo pihikan lang ako ngayon
sa pagpili ng material. Kasi, syempre, matagal kang nawala. Gusto mong gumawa ng something new. Hindi naman different, pero something fresher sa mata. Hindi masyadong mabigat kung sa kaso, kung hanggat maaari. Marcia, tanong na kanina, no, nagkaroon ka ng fear na baka pagbalik mo ng ABS, mahirapan na or... Hindi naman yata siya mawawala. Mm-hmm. Sa kahit na sinong artistang matagal nang nagtatrabaho na observing from mm-hmm. the outside, marami. Ang bilis eh. Ang bilis ang turnover na mga artista. Ang bilis. Magugulat ka, biglang may iba na naman. Iba na naman, iba na naman. Tapos kung paano, hindi mo rin alam kung ano yung takbo ng isip ng mga viewers ngayon. Kasi with social media and we really don't know kung paano ba itong mga millennials na to? Period. Yun yung question eh. How do you get to their minds? Hanggang sa sinagot ko na lang din yung sarili kong tanong na, well, if they like me, kung gusto nila naman yung trabaho, gagawin ko na lang yung dapat kong gawin. Wala akong planong makipaglabanan ng trono sa kahit na sino. I am just here to enjoy my work. I am so happy that I am back. And I'm grateful and thankful na all of you guys are still here. Mm-hmm. Ito, no, kakaharap tayo, nag-i-interviewan tayo. Pare-pareho pa rin. Nagbabarubalan pa rin tayo. So, happy lang ako to see familiar faces, really. Maybe I'm just emotional a while ago kasi it's been a while since... Mm-hmm. Andito ako sa Dolphy Theater ng mag-isa. Sabi ko nga sa staff ko kanina, hindi ako medyo nakatulog kasi nung nakita ko yung mangyayari bukas, ay, sa Dolphy Theater yung press con. Medyo malaki to, ha? Mm-hmm. Hindi ako sanay. So, yung fear, it's just me. Ano lang siya? Siguro midlife. Mm-hmm. Siguro andun yung nawalan ka ng slight na bilib sa sarili mo. Pero after that, okay na. Parang, give up ko na lang sa Lord kung ano yung plano niya, ibig sabihin, hanggang dun ako. You're very close to Sarah Geronimo. How does it feel na very vocal and very open na siya ngayon when it comes to her relationship with Matteo? I'm so happy for her. She's 27? Yeah. She's 27 and I think it's just right na ma-enjoy niya yung puso niya. Ma-enjoy niya yung buhay niya. Mm-hmm. Ma-enjoy niya ang lahat na meron siya ngayon. Lahat naman tayo nag-evolve. Lahat naman tayo may learnings. At lahat naman tayo may realizations. Though hindi kami nakakapag-usap much lately, but I see that she's very happy and I'm happy pag nakikita ko happy silang dalawa. Mm-hmm. Deserve naman nilang maging masaya. And kitang-kita ko naman kung gaano kapuro naman ang intention nila sa isa't isa. So, I wish them well. Last movie na ginawa mo yung kusina. Ano yung next movie? May movie bang naka-line up sa pagbabalik? May naka-line up, pero pinag-uusapan pa po namin. Kasi medyo parang hindi pa namin alam kung paano siya itatawid. But so far, we like to do it. It's just a matter of time when and kung kailan siya ilalabas. Hindi ko palang ma-divulge kasi baka matuudlot tapos sayang naman. Pinapapag-isapan nyo bang tambalan with Colum, movie or teleserye? May ganun ba? Most probably movie. Yung teleserye hindi ko pa masabi. Pero hindi ko masabi din kung agad yan or later pa. It will happen naman if it's the right time. Yan naman, nandun naman ako palagi. Wag natin i-push masyado kasi pag pinush baka alam mo yung lutong Macau. Hindi, sayang. Sayang yung hinintay, sayang yung tandem. Ay, sorry. Dapat yung maayos na proyekto, yung worth ng paghihintay. Because medyo matagal din kami hindi nagkasama ni Pior. Asa mga 10 years na ata. Matagal yun. Right. Okay. Si Ate Sharon nandito na rin. Oo nga, welcome pa Ate, diba? Movie or working with Ate Sharon? I love to do a movie with her. Sana. Palagi ko namang dasal na sana makagawa uli kami ng movie together. Hopefully, maybe with Sarah or a movie with Ate Sharon and Regine or yung gano'n. Yung mga suntok sa buwan na pangarap ba?
Lalo mong masamang mga harap. At pumayat na rin siya. At payat na payat. At nauna siya pumayat. At bongga, di ba? Napaka-inspirational nung pagbalik ni Ate Sharon. I have faith in her. Sinasabi ko naman sa kanya lagi yan. Kaya mo yan, ate. Ayaw mo pa lang. O nung gusto niya na, kita niya. Pumayat naman. Lahat naman tayo kailangan ng time. Okay. Salamat. Thank you, Mare. Thank you. Thank you.